alat po na video tungkol sa aming meeting sa IATF. Unang-una po, classified secret ang mga pagpupulong ng IATF. Bakit po? Kasi lahat po ng desisyon ng IATF makakaapekto sa lahat ng Pilipino, kay mayaman, kay mahirap. Kinakailangan po talaga magkaroon ng debate, dahil kung wala po talagang debate, eh baka mamaya hindi makagawa ng tamang desisyon ang IATF. Ganun pa man, lumabas na po yan. Well, unang-una po, kinukumpirma ko po, no? Na tayo po ay naging emosyonal at pasensya naman po kayo, tao lamang. Doon sa rekomendasyon ng dalawang doktor, si Dr. Limpin at si Dr. Dance, na mag-impose ng hard ECQ lockdown. At naging emosyonal din po si Dr. Limpin at napaiyak. Doon po ako naging emosyonal. Kasi para namang importante rin po na marinig yung damdamin ng mga maliliit na tao nating mga kababayan na nagugutom na po dahil sa parating pag-lockdown. Hindi po tamad ang mga Pilipino, ha? Hindi po sila umaasa sa ayuda. Handa po silang magtrabaho. Bigyan lang natin sila ng pagkakataon magtrabaho. Alam po natin na marami talagang mamamatay at namamatay po sa COVID. Pero nandyan po ang realidad na sa Metro Manila, halos kalahati na rin po ang ating nabakunahan. Bakit po tayo mag-hard lockdown na naman? E samantalang, kaya nga po natin pinabilis ang proseso ng pagbakuna eh para makapagbukas tayo ng ekonomiya, magkaroon po na mas maraming trabaho ang ating mga kababayan. Lininaw ko lang po na kapag ikaw ay hindi sang-ayon sa hard lockdown na magiging dahilan para magutom ang ating mga kababayan, hindi po ibig sabihin yon na hindi ka na concerned sa mga nagkakasakit. Lahat po tayo, nagkaroon na po tayo ng kamag-anak, ng kaibigan, na namatay at nagkasakit sa COVID. Lahat po tayo napaiyak na rin po sa trahedya na sumalanta hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang pakiusap ko lang po, huwag po nating isipin na ang mga desisyon ay para mga clinical decision lamang. Ito po yung nakaka-apekto sa buhay, lalong-lalo na ng mga nagugutom at naghihirap na mga Pilipino. Subukin po nating balansehin yung pagbawas sa numero ng COVID-19 at yung pagbibigay ng pagkakataon naman na maghanap buhay ang taong bayan. Nagalit po talaga ako dahil sa tingin ko, panahon na po na marinig ang inyong boses ng IATF. Tama na po ang lockdown. Magtatagal po talaga ang COVID. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Hindi po ibig sabihin na habang nandyan si COVID, hahayaan na natin magutom ang ating mga kababayan. Kailangan po mag-ingat. Mask, hugas, bakuna, at iwas. At patuloy po tayo nagpapabakuna. Para nga po, miski tayo magkasakit, ay hindi po ito magiging malala. Pero isipin naman po natin yung kapakanan na wala nang makain dahil nga po sa mga lockdown. Kung meron po akong na-offend sa aking pananalita, well, humihingi po ako ng abiso. Pero kinakailangan na pong pakinggan natin ang boses ng mga hindi naririnig sa IATF. Ang hanay na napihirap at nagugutom. Maraming salamat po. Tumuloy na po tayo sa